We are in the river safari. Ito kasi ang request ko ngayong 6 months sa rinamin. Gusto kong makita ang mga maliit na monkey. Ang cute kasi ang mga ito. Nakita lang niya sa mga pictures ng kasamahan niya sa apartment nila, kaya gusto din niyang makita ang mga ito ng personal. Excited siyang magpa-picture nang makarating na sila sa area kung saan nag-uumpukan ng mga maliliit na monkey habang kinukuhanan siya ng litrato. May biglang tumalon bigla at kumapit sa may balikat niya. Oh my God! Napalakas yata ang pagsigaw niya dahil sa gulat. Agad naman siyang nilapitan ng nakabantay doon at sinabing harmless ang mga ito at humingi na rin ng pasensya sa kanya. Ngumiti siya dito at hinaplos-haplos ang cute na unggoy na nakakapit sa may balikat niya. Nagulat pa siya nang biglang lumipat ito ng pwesto. Humawak ito sa magkabilang pisngi niya at hinalikan siya sa ilong. Naikinabungis-ngis niya. Narinig niyang nagmurang binata, kaya napalingon siya dito. Nakita niyang masamang nakatingin sa maliit na unggoy. Dali-dali itong lumapit at kinuha ang kawawang unggoy at pinahawak sa nagbabantay doon. Hold it! Don't let that monkey go! He molest my girlfriend! Hinis nitong sabi sa nakabantay doon na ikinatawa naman ng mga turistang nakarinig at nakatingin sa kanila. Napapatulala at napapanganga na lang siya sa inasal ng kasintahan niya. Nakakahiya. Gusto din niyang matawa pero kita niya sa mukha nito ang pagkainis sa unggoy na yon. Hindi rin niya maiwasang pamulahan ng mukha dahil sa inasta ng binata. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla sa inasal nito nang hilain siya nito paalis doon. Nakasimangot ito at hindi maipinta ang mukha. Napailing ang dalaga. Siloso, bulog ng isip niya. Aalis na tayo agad. Kakarating lang natin ah. Tanong niya dito. Hindi ito umimik. Bagkos sinila siya sa nakitang bakanting upuan doon. Pinaupo siya at may kinuha sa bag niyang dala. It's a wet tissue. Ipinunas nito iyon sa buong mukha niya. Lalo na sa parting hinawakan at hinalikan ng cute na unggoy. You know what? You're so funny. Are you jealous towards the monkey? Love. Natatawang lambing niya dito. Hindi pa rin kasi nawawala ang pagkunot ng noo nito. You can't blame me. I hate the fact na may humahawak sa'yo. And that monkey kissed you. I don't like it. Matigas nitong sabi. Bumuntong hininga siya bago niya ito hinarap. Alam mo, parang gusto ko nang mainis talaga. Every time na magsa-celebrate tayo ng monthsary natin, you always ruin it. Malungkot siyang bumuntong hininga sabay simangot niyang sabi. Tumalikod siya ng upo para hindi makita ng binata ang mukha niya. Natigilan naman ito sa sinabi niya. Totoo naman kasi talaga yon. Sobrang nakakainis ng pagiging possessive nito. Not that she don't like it. Pero kasi kahit ano na lang pinagseselosan nito. Lahat kahit tingin lang or kahit sulyap lang binibigyan na agad nito ng mali siya. Minsan nakakasakal na din. Nilapitan ng binata ang dalaga tsaka pinatayo ito. Mariin niyang tinitigan ang mukha ng dalaga. I'm sorry, okay? I'm sorry if you felt that I always ruin our monastery. I just don't like what the monkey did to you a while ago. You never know, baka may virus or bacteria sa unggoy na yon at nahawaan ka. Niyakap niya ito at hinalikan sa noo. Feeling guilty siya sa ginawa niya. He admitted. Let's go. Sabay hila niya sa dalaga. Naguguluhan naman ang dalagang napatingin sa kasintahan. San tayo pupunta? Simangot nitong tanong. Huwag niyang sabihin na aalis na kami dito. Aawain ko talaga to. Hindi pa ako nag-e-enjoy na makita ang ibang mga animals pa. Gusto ko lahat ay may picture ako. Bulong ng isip niya. I'll make it up to you, love. Ngiti nito sa kanya. Pupunta ulit tayo dyan sa mga squirrel monkey. I know how much you like to see them. And I'm sorry for ruining it. Sabay hila nito ulit sa kanya. Napangiti na siya ulit sa tinura ng kasintahan. Bumalik ulit ang sigla niya. Niyakap niya ito ng mahigpit mula sa likuran nito. Thank you, Rappy. Matamis pa niyang nginitian ng binata. Basta para sa'yo, love. Ayokong maging malungkot ka nang dahil sa akin. I can't afford to get you mad at me. Balik ulit sila doon. Pagkatapos magsawa sa kakapicture sa mga cute na unggoy, marami pa silang pinuntahan. Lahat ng yun nagpakuha siya ng litrato. Wala siyang pinalampas. Pati ang mga langgam na nagkukumpulan, kinuhanan pa niya ito ng mga selfie picture na kinatawa na lang ng boyfriend niya. Last niyang request ang sumakay ng boat rider cruise. Kahit nakita na niya ang mga animals, gusto lang niyang ma-experience maglibot sa ilog. Nasakay ng boat na yon at tingnan sa malayo ang mga iba't ibang hayop doon. Pinagbigyan naman siya nito. Excited siyang sumakay at agad na iginiya siya nito kung saan makakabili ng ticket.
Pagkatapos maglibot na sakay sa boat, agad siyang nagaya na kumain. Siya na rin ang nagpili kung saan kakain. Nakita niya kasi kanina yung Mama Panda Cafe. Lahat ng gamit Hugis Panda. Even the chair, plate, cups, and some of the dishes there is a panda. Hindi naman natumanggi ang binata because she know he's hungry too. Sa labas lang sila pumuesto. Mas mahangin kasi doon. What do you want to eat, love? Tanong ko kay Rappy habang nagbubuklat sa menu na binigay ng waitress. Bumulong naman ito sa akin. You. Malanding bulong nito. Napatigil ako sa pagbubuklat ng menu sa sinabi nito. Bigla kong nilingon ito sa gulat. Kinunutan ng noo. Kalanding lalaki na to, sabi ng isip ko. Ngingiti-ngiti naman itong nakatitig sa mukha ko. What? Painosente nitong tanong sa akin. Tumigil ka na, sa public place tayo. Huwag kung ano-anong sinasabi mo dyan, nakakahiya, baka may makarinig sa'yo. Mariin na bulong ng dalaga sa binata. Natawa naman ito sa sinabi niya. Tinaasan lang niya ito ng kilay. Mas nagulat siya nang bigla siya nitong hinalikan sa labi. Hindi niya napigilan na hampasin ito sa braso nito. May gana pang tumawa. Buisit na to, napaka-PDA talaga. Rafael! Bulalas niyang bigla. Feeling niya pulang-pula ng mukha niya. Hindi sa hindi niya nagustuhan. Heck, kinilig siya. Pero siraulo talagang lalaki na ito. Buti sana kung walang kumakain din sa labas at mga nakatampay dun. Daanan pa naman ng mga namamasyal din dun ang pwesto namin. Napakapasaway talaga. It's just a smack kiss, love. Ngingiting-ngiting tura ng binata. Nahagip din ang peripheral vision ng dalaga ang waitress na pinipigilan ng umiti. Inirapan na lang niya ang binata at pinagpatuloy ang pagtingin sa menu. Miss? Tawag niya sa nakatayong servidora doon. I want the giant panda cappuccino and red bean bao. Nilingon niya ang binata na nakatitig pala sa kanya. Ngumiti pa ito pagkatama ng mga mata nila. Doon siya lalo nahuhulog sa binata, sa mga ngiti nito na makalaglag underwear. Kinikilig na naman siya. Ikaw, love? Tanong niya sa binata. Nakita niya itong nakakunot ng noo. Huh? Bipolar. Sa loob-loob niya. Iyan lang ba ang kakainin mo? Tanong nito. Love, hindi pa tayo kumain ng lunch. Nalipasan na nga tayo eh. Painis na tanong ng binata. Tinawag nito ulit ang waitress at siya nang nag-order sa iba. Madami itong in-order kaya pinigilan niya ito. Pagkaalis ng waitress, sinita niya ito. Ang mahal kasi ng mga pagkain dito. Hindi ko pa sahod kaya hindi pa kita malilibre sa ngayon. Simangot niyang sabi sa binata at nag-pout pa. Natatawang hinila siya ng binata palapit dito. Sabay yakap at halik sa ulo niya. Love, I always told you this before. You don't have to pay for what we ate. It's not your obligation to pay for it, Bulong nito sa kanya. Pero gusto ko din kahit papano na ilibre kita. Nakakahiya na ikaw na lang palaging gumagastos. Every time you're going out, nahihiya pa rin siya dito. Kahit matagal na sila, ayaw naman niyang samantalahin ang kabaitan nito. Shh, it's okay. Don't mind it. Just save your money or send to your family in the Philippines. Mas mabuti pa yon. Ako nang bahala sa'yo sa mga gastusin mo dito. And one more thing, I already paid your apartment until the end of the year. Pang-aanunsyon niya sa dalaga. Bigla namang napaupo ng maayos ang dalaga at umarap kay Rafi. What? Kunot noo siyang tumitig kay Rafi. Bakit mo binayaran nang hindi ka malang nagsasabi sa akin? Hindi mo ako obligasyon dito para gawin yan, Rafi. Ano na lang sasabihin ng ibang tao, lalo na sa mga kasama ko sa apartment, kapag nalaman nila to? Irap at inis niyang sabi sa binata at napabuntong hininga siya. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng binata dahil siguro sa inis niya na hindi niya maitago sa kaharap. Sino ba kasing hindi maiinis? Diyos ko, masyado niya na akong ining-spoiled. Kahit mainis at magalit ako, wala akong magawa. Ito pa rin ang panalo. Lalo na pag nilambing na niya ako. Sa huli, talo pa rin ako. Kaya sisimangot siya at hindi ito kikibuin. Minsan, pagsasabihan niyang binata na last na nito iyon. Pero ibang pakulo na naman ang maiisip nitong gawin o ibigay. Piling ko tuloy, nagtatanong-tanong ito sa mga nakakakilala sa akin para alamin kung ano-anong mga hilig at gusto ko. She appreciated, pero kasi sobra-sobra ng mga ibinibigay ng binata. Minsan ayaw ko nang tanggapin pero iginigiit niya itong ibigay sa akin. Ang importante lang naman kasi sa akin ay ang loyalty niya.
Yung pagmamahal niya na hindi matatawaran. Yun pa lang, sobrang saya ko na. I don't need any material things, pero panay naman ito ng bigay, especially pag months sa rin namin. She deeply sighed. Surprise nga kasi yan. It's my gift for our 6th monthsary. I know magagalit ka at ayaw mong tanggapin kaya hindi ko na lang pinaalam sa'yo. Ngumiti pa ito sa kanya na parang sinasabing wala ka nang magagawa kasi nabayaran ko na. Sasagot pa sana siya nang dumating na mga order nila. Sumimangot na lang siya at hindi na niya ito pinansin. Napatitig na lang siya sa mga sinaserve nilang mga pagkain. Bigla din siyang natakam at excited na kumain. Sa pagkain na lang niya tinuon ng pansin at hinayaan ang binata sa tabi niya. Kahit ganun pa man, asikasong asikaso pa rin siya nito. Hinayaan na lang niya ito dahil sanay naman na siya sa pag-aasikaso nito sa kanya. Let's eat! Masaya niyang sabi. As usual, ignore mo na naman ako dito. Natatawang sabi ng binata. Just eat! Irap niya sa binata. Humalakhak lang ito at nagsimula na rin na kumain. Isa sa nagpapasaya sa kanyang mga pagkain. Stress reliever niyang mga ito. Pagkatapos nilang kumain, naglibot-libot pa sila. Nagaya lang siya na umuwi na nang makaramdam na siya ng pagod at sakit sa kanyang mga paa. Habang nasa biyahe sila, tahimik lang sila pareho. Pati mga bunga nga nila pagod na sa kakadaldal at kakatawa. Maya-maya narinig niyang nagsalita ang binata. Do you want to stay in my condo for a while? It's nearer than to your apartment. He asked. Napalingon siya dito. Nag-iisip kung sasama siya o hindi. Parang nakakahiyang tumapak sa teritoryo ng nobyo. It's okay if you don't want. Kaya pa naman kitang ihatid. We need to eat dinner first, then ihahatid na kita sa inyo. Ngiti ng binata sa dalaga para i-assure niya ito na okay lang ito sa kanya. Pinakatitigan siya ng dalaga. Alam ng dalaga na pagod din ito gaya niya. At sobrang layo pa na lalakbay nila para makarating sa apartment na tinutuluyan niya. Naawa naman siya. Ihahatid siya tapos babalik sa kondo niya eh ang layo din ang kondo nito sa apartment niya. She sigh. Doon na lang tayo sa kondo mo, love. I know you're tired too. Ihatid mo na lang ako bukas ng maaga. Alas 11 pa naman ang pasok ko kaya okay lang. Ngiti niya dito. As you wish, love. Masaya nitong sabi. Napangiti na lang siya. Gusto niyang matulog pero ayaw naman niyang tulugan ng binata na nagda-drive. Kaya lang talagang inaantok na siya. Love, I'm sleepy. Pwede matulog muna ako saglit? Gisingin mo na lang ako pag malapit na tayo, ha? Yeah, sure, love. Sleep. Sabi nito na ang mga paningin ay nakatutok sa harapan. Ngumiti lang siya at pinikit ng mga mata niya. Feeling niya napakatagal ang biyahe. Hindi niya alam kung anong oras sila nakarating sa kondo ng binata. Hindi niya ma-appreciate ang ganda ng paligid dahil sobrang antok pa siya nang gisingin siya ng binata. Nagreklamo pa nga siya nang ginising siya nito. Naalimpungatan lang siya nang halikan siya sa labi ng kasintahan niya. Doon siya nagising. Hirap mong gisingin. Halik lang palang magpapagising sa'yo. Natatawang sabi ng binata. Come on, get up. Sabay alalay niya sa dalaga para makalabas ng sasakyan niya. Nakaakbay siyang iginiya ang dalaga papasok sa elevator. Nasa top floor kasi ang kondo niya. Mukhang sobrang pagod at antok na ito. Sabi kanina ng dalaga ay busog pa ito. Kaya hahayaan na lang niyang matulog ito. Pagpasok sa kondo niya, agad tinungo ng dalaga ang sopa at pasalampak na umupo doon. Hindi na alam ng dalagang sumunod pang nangyari dahil iginupo na naman siya ng sobrang antok. Napailing-iling na lang na pinagmasdan ng binata ang nobyang nakatulog na sa sobrang pagod kanina kakalibot sa River Safari. Binuhat niya ito papasok sa loob ng kwarto niya. Pinunasan lang niya ang muka at kinumutan na niya ito. Ayaw niyang bihisan ito baka hindi siya makapagpigil at maangkin niya ito nang wala sa oras. Hinalikan muna niya ito sa noor bago pumasok sa banyo para maligo. Good morning, self! Bati niya sa sarili niya. Sabay taas ang dalawa niyang kamay para mag-inat. Ganito siya every time she wake up in the morning, to freshen up her day every day. Pero natigilan siya nang mapansin niya na parang may kakaiba sa paligid niya. This is not my room? Kausap niya sa sarili niya. Napapikit siya at inaalalang nangyari kahapon. Napagtanto niyang sinabi pala niyang doon na muna siya makikitulog at sinabing ihahatid siya nito ng maaga sa apartment niya. Napatingin siya bigla sa orasan sa may side table ng kwarto ng binata.
It's already 9:30 in the morning. At kung ihahatid pa siya at papasok sa work, sobrang late na niya kung sakali. Siyempre, kailangan niyang kumain, maligo at mag-ayos. Plus, waiting bus pa. Ay, sarap matulog pag si Rafi ang katabi, diba? Panguuyam ng kanyang isip. I know, right? Bulong na lang niya at napangiti pa. Parang nananaginip kasi siya kagabi na hinahalikan siya ni Rafi. Napatingin siya sa suot niya. Ito pa rin ang damit niya kahapon at sobra na lalagkit na siya. Good thing hindi ako binihisa ni Rafi. Baka wala siyang mukha na may iaharap dito kung sakali man. Agad siyang bumaba sa kama at nagtungo sa closet ni Rafi para makihiram ng damit pamalit niya. Pakikialaman ko na lang ang mga damit niya. Hindi naman siguro ito magagalit. Sa isip-isip niya, napili niya ang kulay gray na damit at kumuha din siya ng boxer shorts nito. Bahala na. Agad na siyang nagtungo sa banyo.